Ayurak po, Ayurak Jermis, chairman po ng Partido Federal ng Pilipinas, Hong Kong chapter. Eh po, ano po ba yung ating mga ginawa during campaign? Nung nakaraan, alam naman natin na talagang napakalakas at solido ng suporta pagdating kay Pangulong Bongbong Marcos dito sa Hong Kong. Ano po ba yung inyong mga ginawang preparasyon? Marami, marami po. Maraming talaga pong dibdiban na preparation ang ginawa po namin nung campaign. Kasi unang-una, napakahirap mag-campaign na yung mga tao po sa Hong Kong, yung mga OFWs po natin, ay naka-lockdown po sila that time. So, hirap-hirap po kami. Ang ginawa ko namin, para po meron po talagang magawa po kaming campaign, sa social media po kami nag-campaign. So, ang ginagawa namin, umakyat kami doon sa mga secluded na lugar, yung mga bundok na medyo malayo po sa kabihasnan, at doon po kami nagre-record, nagka-campaign po kami doon. Nagpapasayaw ng bagong bagong lipunan. Tapos ay mga naka-uniform po kami. Yun po yung pinakalat namin doon sa mga social media na nakakarating naman po na i-share-share po doon sa mga sa mismong FB po ng mga iba't iba pong mga kasamahan natin. At siyempre yung aming page, ang boses ng mga loyalist, laluyan po ng aming campaign ads. Tapos nagsulat po ako ng mga campaign ads in my own. Ako na rin po yung director, ako na rin po yung narrator. Ako, may mga makikita ninyo sa aking page at sa nai-share po sa mga ibang BBM leaders. Doon po yung aking mga ginawang campaign ads. At then malaki po yung naipulong po noon. Malaki po yung nagawa ng mga campaign ads na yun. Nagsushoot kami mga domestic helper ng mga kasamahan natin. Nagsushoot po kami sa isang lugar na ito po ay patungkol sa magiging progresibo ang ating bansa kapag pipiliin po natin si Apo BBM bilang Pangulo po ng Pilipinas. So naging usap-usapan po dito sa Pilipinas, nababalita po rito, yung meron daw pong pangyayari na panggigipit doon sa ating mga OFW, sa mga kasambahay natin doon. Totoo po ba yun? During the campaign na medyo daw na pinahihirapan yung ating mga supporters pagka sinabing BBM? Hindi naman sa Hong Kong. Hindi naman. Surely sa Hong Kong, hindi naman. So, maayos po yung inyong pangangapan niya, yes, sa Hong Kong. So, kamusta po? At mga watchers po, kamustahin natin. Sino po ba yung nag-organize doon? Ako pa rin po ang nag-organize po ng watchers po ng Hong Kong, ang Partido Federal ng Pilipinas. Ang hindi po natulog at hindi po hindi po nagpabaya. Talagang halos almost 24 hours po na nagising po kami. Especially po ako kasi siyempre po negosyante po ako. Pero sinalikuran ko po pansamantala ng isang buwan yung aking negosyo. Dahil ang katapat ko po ay tatlo. Nag-hire pa po ako ng tatlo upang gumanap sa aking tungkulin doon sa aking business para po makapag-concentrate po ako sa kampanya at sa OAV. Na hindi naman ako nabigo dahil talaga naman nilampaso po ni PBBM ang mga kalaban ko nila. So speaking of that, ma'am, no? Ang resulta po, pwede po ba nating malaman para malaman din ng ating mga kababayan, no, yung naging resulta nung nakaraang eleksyon, yung sinasabi nating naglampaso? Ay, malaki ang 80% po yung po ni Sir BBM po sa Double China. Double China means kasama na po dyan kasi yung Hong Kong, Panadala, kasama ang Mongolia, pero zero vote ang Mongolia kasi kasama dyan yung ibang ilang probinsya po ng China at saka ang Macau. Pero ang Hong Kong po talaga yung nagdala ng Partido Federal. So, kamusta po ang pakiramdam at after nung election at nakamit natin yung tagumpay, no? Siyempre, sobrang napaka-happy po talaga, napakasaya po talaga namin na sa kabila po ng wala mo kaming tulugan, ay yung ating pong sakripisyo ay nagbunga po ito mang napakaganda. Sapagkat po ang laki-laki po ng agwat po ng bilang po ni Apo BBM doon po sa mga katapit po niya. So speaking of mga buhay na bayani ang ating mga OFWs, ano naman po ang mga naiisip ninyo na pwedeng ilapit nating programa kung sakali po? No? At alam naman natin, kayo po ang nakakaalam niya dahil kayo po mismo ang nandoon. Marami actually, marami yung naiisip natin. Unang-una, yung huwag na sanang pahirapan yung ating mga OFWs po ng pagkuha po ng mga OFWs nila. Pag umuwi sila, kasi katulad po kapag ganyan, nandiyan po lahat ay malaya.
ate, tatakbo pa sila sa konsulado, mag-i-effort sila ng ilang oras doon para lamang mag-kumuha ng PC. At tapos may mga kailangan pang, insurance na kailangan po nilang applyan muna bago sila makakuha ng mga PC nila. At ibig lang, kailangan may pag-ibig ka pa, mayroon ka pang marami pang mga category na kailangan nilang applyan bago sila makakuha. So ito po, ito po ang pagkakataon, no, para pasalamatan natin. Sinasabi natin, buong China itong nakuha natin boto. Pagkakataon po para pasalamatan, especially ang ating mga kababayan na pumoto kay Pangulong Bongbong Marcos sa inyong lugar, no? Yes, nagpapasalamat talaga po ako ng malaking-malaki, ng maraming-marami po sa lahat po ng mga OFWs po natin ng Hong Kong, ng buong China, ng buong Macau. At siyempre, lalong-lalo na po ang Hong Kong na siya pong nagdala po ng region ng China na siyang nakakuha po ng may pinakamalaking boto dahil napakataas po ng porsyento ang nakuha po ni Apo BBM Tiyaan sa Hong Kong. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga PFP officers po natin na talaga pong naghihirap kasi PFP lang naman po talaga yung dumistino po dyan sa hindi. Kami lang po ng mga taga-Partido Federal ng Pilipinas ang hindi po natulog at hindi po nagsayang po ng panahon para po para mag-concentrate po sa campaign po niya po BBM at maging new po AV. Kaya ang laki-laki po talaga ng masasalamat ko sa mga tao ito, sa mga kasama ko po ang hirap para po sa UAB ko na iyan, lalo na sa mga officers ko natin ng Partido Federal ng Pilipinas, Hong Kong Chapter, at sa mga butante na talaga namang nag-effort po talaga silang lumabas para lamang po silang bumoto. Way back po noong ang Hong Kong po ay napakaraming hindi pa po nakaregistered voters po dyan. Pero noong tumakbo po si Apo BBM, nagsilabasa ng halos po sila. At nag-register po sila. Nahikayat po sila lahat. So, mensahe po para sa ating mahal na Partido Federal ng Pilipinas. Sa lahat po ng mga party mates po, go lang po tayo at talaga pong pagsikapan po natin na paramihin ang ating miyembro. Actually po, ang members po natin dyan sa Hong Kong ay almost 20,000 na po. Meron na po akong initial nasa email ko na po pala eh. Yes. Marami na po tayong members po ng PFP dyan sa Hong Kong. Almost 20,000 na po. So nasa akin email na po yung pinadala na po sa akin ng aking gensec, yung po more than 10,000 po na nakatala. Speaking of Secretary General, katabi niyo po ang ating National Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas, General Thompson Lanchon. So, yun. At yes. Ano po yung masasabi natin kay Secretary General Lanchon? Nagpapasalamat po talaga ako sa tiyaga, sa sipag po at katapatan po ng isang General Lanchon po. Kung hindi dahil po sa kanya, hindi po siguro mabubuo po ang PFP o sa mga Partido Federal ng Pilipinas. Sinamahan din po tayo sa ngayon. Yes po, at saka yung aming mga officers po ng international affairs na si Ma'am Saida, si Madam Kerr, at saka si President Harry, and Secretary Capella. Actually po, lagi mo kami nag-uusap po ni Pres Harry kapag may mga problema, si Sher po ako lagi sa kanya. At sa kanya po talaga ako nagpukumpay kung may mga katanungan po at may mga minsan, may mga bumabanat po sa amin. Pero hindi po kami natinag, at lalo kami nagpursige. At maraming salamat sa Partido Federal ng Pilipinas, pamunuan ng Partido Federal ng Pilipinas, na siya pong nagdala ng UAV 2022 sa isa pong mapagpala pong boto at tunay nga po na victorious po ang ating pong 2022 UAV at ay panalo natin siya po BBM. Pagbati po para kay ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Sir BBM, ako BBM, binabati ka po namin mula po sa Partido Federal ng Pilipinas, Hong Kong Chapter. So, suportahan ka po namin, ako BBM, pagsasawa po na susuporta po sa inyo at gagawin po namin ang lahat ng aming pong makakaya upang sumuporta po sa inyo buong lakas, buong tapang,
Ate, buong pong katapatan. Katulad po ng pagsuporta po namin sa inyo po ang manoon, ay ganoon din po ang pagsuporta po namin sa inyo po ngayon. Kasama po ang aming mga officers dito sa Partido Federal ng Pilipinas. Lalaban po kami para po sa inyo. Mabuhay ang Partido Federal ng Pilipinas. Hong Kong Chapter.